Oh, no! Isang araw, napakadumi na nga pala ng aquarium ko. Hindi na nga pala kaaya-ayang tingnan, kaya lilinisin ko na. Buti na lang tong platinum molly ko, napakalinis ng tubig. Kaya naman itong aquarium na to, extra sa akin. Hindi na nga pala umuulan, kaya may pupuntahan muna ako. So paano guys, tara! Bibili nga pala ako ng mga aquatic plants. Nakakaganda kasi sa aquarium pag meron kang halaman. Napatigil nga pala ako saglit. Kasi guys, tingnan nyo, napakaraming ibon. Sa pagkakaalam ko, uwak nga pala ang tawag dyan. Nandito na nga pala ako sa lagi kong binibili ng mga isda. Eksakto, ako palang ang tao. Meron nga pala dito ang halaman na parang kangkong. Dito naman sa kabila ay para malungkot. Guys, ilang piraso lang naman ang kakailanganin ko para sa aking aquarium. Tapos guys, sinamahan nga pala ako ng may-ari. Ipapasyal na daw kasi ako sa kanyang fish farm. Grabe guys, katulad na katulad to sa pinagkuhanan ko ng mga molly. Meron din pala siya ditong alagang manok. Pero bakit ganun ang manok niya? Parang hindi normal, kulay itim ang paa. Guys, alam nyo ba lahat ng natatanaw ng mga mata nyo? Hindi nga pala sa akin yan, sa may-ari syempre. Pero soon guys, sana magkaroon na tayo nito. Kailangan pa ng konting tiyaga at nilaga. Grabe guys, tingnan nyo, kaliwat kanan meron mga lambat. Salamat nga pala sa may-ari kasi pinasyal niya ako dito. Bumili na rin pala ako ng pang-design sa aquarium ko. Tapos naisip ko kailangan ko nga pala ng hipon. Nakakatawa din kasi pagbasdan to sa aquarium. O diba, gastos na naman si Boy Macho Nuri. Bago nga pala ako umuwi, dumaan muna ako kila Kuya Dugs. Gagayahin ko kasi yung design ng aquarium nila. Kaso parang nabago na naman. Naalala ko magno-November na nga pala. Kaya naman si Boy Ubo ginawang Halloween motif. Pero sa totoo lang, ang ganda sa mata. Ihatid nga pala ni Boy Ubo si Kuya Dugs. Magde-date nga pala sila ni Jerome. Napakaingat nga pala na driver ni Boy Ubo. Kaya naman ako nagpasya na akong umuwi. Makakarinig na naman kasi ako ng hindi maganda kay Boy Ubo. Naisipan ko nga palang tumayanan ng loto. Grabe guys, million-million na nga pala ang papremyo. Tumingin nga pala ako sa mga numero ko kung tumama. Wala man lang ako nahagip kahit isang numero. Syempre hindi ako susuko. Taya lang tayo ng taya hanggang maubos ang pera natin. Char! Malay nyo, isang araw maging milyonaryo na tayo. Wala namang imposible. Pero bakit ganito pinunit? Buti hindi yung ticket. Grabe naman yung nagpapataya. Pag tumama ako, hindi kita babalatuhan. Char! Syempre dahil mabait tayo, papahirapan din kita. Ganito nga pala magbabayad kapag barya. O diba nahirapan ka, ay lugi ka ngayon. Big shoutout nga pala sa taong to. Naway maging masaya ka sa ginawa mo. Nakauwi na nga pala ako ng bahay. Tinanggal ko nga muna pala yung mga ibang accessories. Finally magagamit ko na naman to. Pangtanggal nga pala siya ng mga pupo. Kapag may ganto ka kasi guys, mapapabilis ang trabaho mo. Di mo na kailangan tanggalin pa mga bato. Ito nga pala yung gagamitin ko palinis na salamin. Wala kasi ako nabiling Scotch Brite. Pero mukhang effective naman gamitin to. Pag naglilinis kayo, no need yun na tanggalin yung isda. Naglagay din pala ako ng kulay blue na kartolina. Mas maganda daw kasi may kulay ang background. Para naman kahit papano hindi nakakaumay tingnan. Lumalabas din kasi ang kulay ng isda kapag meron ito. Nagsali na rin pala ako ng bagong tubig. Nilagay ko na rin yung mga aquatic plants. Pinalitan ko na rin pala ng filter. Ayan guys, tapos na ako maglinis. Medyo malabo pa nga lang ang tubig kasi hindi pa siya gaano napipilter. Para mas maganda, naglagay na rin ako ng ilaw. O diba, mas maganda ngayon kaysa kanina. Sinaling ko na rin pala yung mga hipon. Bawal na bawal nga pala mga isda dito. Kitang-kita naman sa nakalagay, no fishing. Sa totoo lang, nakakapagod din maglinis. Basang-basa na nga pala ang damit ko sa tubig. Pero ayos lang sa mga nakikita ko, nakakatanggal ng pagod to. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Paalam! Come.